Kita mo ba si JB? Nakita ko yung kamay eh. Okay. Ayan na. Tignan natin dito, guys. Item check nga tayo sa mabilis lang, Drek. Ispatan agad natin yung kanilang mga items. Ito, guys, ha. Pansinin nyo yung mga ganyang support. They're going in para sa ano, sa necklace agad. I mean, mana. Yung, ano niyan, yung mata ng ano ba yan? Binhi. Binhi. Ipulado agad against these stamps. Yun ang rotation nila. Kanina pa. Tinatatmuhan ng early invade. Going in. Flicker. A very aggressive blue yi. Oy! Oy! Yawi! Ayaw umuwi! Grabe. Aluwat kanan. Sidestep. Ang aga naman nun. Pero husay na talaga rin yung mag-ankle break. Kanina yung pag ginagawa yun eh. Pero Little Wanderer will be secured of course dito by NXP. So, mukhang maninigate na dito yung pag-invade nila doon sa purple buff dito ni Carl Easy. Oo. Maganda yung ginawa ng depensa ng Bren Esports ha. Heavy rotation ang pinakita dito ng ano, ng next play Predator Solid. Pero ang ginawa dito ng Bren Esports, yung micro skills nila to balance hero, hindi sila nag-full def eh. Kinakait lang nila, then sobrang play safe, walang na-pick off, pero na-depensahan nila ng maigi, napabalik nila yung next wave Predator Solid sa pagtangkang knockout ng mga buff. And sila pa atay na nakawan ng buff. Pati nga si, ano, si Flap TZ, kung nasa kanya yung red. Nasa kanya yung red. Sila pa yung nanakawan ngayon. Mm-hmm. At ang matindi doon, napatay pa ni Fuse si Yawi. It's gonna be first blood, pero it's a return kill pa rin naman yon. Pero mukhang so far dito, ladies and gentlemen, Bren Esports is showing signs that they would like to force a game number 3. Oo, maganda nga pinapakita dito ng Bren Esports. Wala naman natin score, pero look at the gold. Lamang lang na sobrang dalawandaan lang for the side of Bren. And wala pa nakikita nga big rotation na naman para sa side ng both teams. Trying to scout itong mid, medyo... Yung balbon! Punti ka ng balbon. Ay! Kala ko, tatalo na eh. Kinulang na energy, napansin ko. Kinulang na energy, pero the discipline is still there. Automatic basag yan pag naiwan mo yung tore mo kay Masha. Makakabasag yan. And ayun I na. Don't think din talaga, Prof, di kakayanin ng balbon. Pero last dito, nangangali. Pero yung aso, hindi din naman Chester will be going in. Pero na-flicker in. Double kill na dito si Cartesi. Pero yung bola, naku, Chester, saan ka pupunta? Rebow in dito sa may bandang gitna. Nagdalawang isip si MB kung tutulong siya dito. But a triple kill will be taken by Carl TZ. Ayun, nakita ko kanina. Sabi ko, nagulat ako, bumagsak siya, no? Yung Lancelot nila, na-hold pala dito ni Few inside the turret. Kasi sabi ko, ba't naging gano'n nalang buhay? Sobrang konti ng buhay ni Lancelot that time. Na-apektosan siya ng power tower. Mm-hmm. 4 pa ng ating score in favor of Bren Esports 3. Triple kill or 75% ng kill neto ay napunta kay Cartesi. Grabe. Which is a hero nila na nakap. Pero simpleng talon just to dodge the jump coming in from this Koopa. Abe, no? Parang nambibait din doon si Carl TZ doon sa pag-dash niya. Alam niyang ano, patalon. Hinintay niya talagang ituloy doon ni Chester. Pero, oh my God, this Balmont is not having a great time dito sa may top lane. I don't think na kaya, pero mamaya na yan. MB dito, may trap na kasama. Lusty, inuwan-unwan siya dito nung aso. Koopa, masyadong Koopa. Dahil dito, si MB mapapa-out na muna. Pero sa may bandang ko, Drivo will be taken down. That's gonna be Rene J, the Balmont. He's here. MB going in, pero yung trap, hold ka muna. Huwag kang gagalaw. Bolt inside sa may likod. Ay labang magagana. Few will be taking Yawi once again. Pero sa may bandang gitna, umiikot-ikot lang si Rene J. Few. Out na muna and disengage muna dito ang side ng Bren Esports. Pero basag lang ang ginagawa doon ni Flap TZ sa top. Basag na kaw, yun lang ang ginagawa. H2O trying to bail out against this Flap TZ. Ang ganda nung nilalaban ng Bren Esports dito. Hindi sila nagko-commit lahat pero they're able to pick off some objectives and nakuha pa nila dito si Few. Good job para sa side ng next wave Predator. Hindi pa rin tapos ang magpakan. Look at the knockup. Trying to slow. Lastly, Tempest of Blade. Inarap. Wak. And now, down ang kanilang si Tams. Para kayo. Grabe. Grabe yung saksak nun. Minarak na sinaksak pa. Ibang klase ang mga rhyming schemes. Pero dito sa may bandang gitna, ladies and gentlemen. Pero the Feather Airstrike, hold na muna. Mamaya na kayo magbusag dito mga dong. Dahil disengage na muna the rest of the NXP Solid. Pero sa baba, Ribo may sariling laban. Yung defensive moment or mean defensive play ng next play Predator, ginagamit na ngayon ng Bren Esports. Lumalabas si Farsa just to clear yung mga wave na malalaki. Para sa pagkabalik sila sa opensa. Speaking of opensa, na taunt dito. The taunt
na nakapag-taunt. Ayun na, mahuhuli pa ba si Yawi ng mundo? Dito Tembe, so Blade trying to go out, pero huli na ang lahat. Nakuha pa si Yawi ng mundo gamit ni Carl TZ ng Universe. They're able to take down H2O. Dinos por dos pa nga. Sabi, bro, to be honest, this is gonna be a statement battle yata for the side of Red Esports. Parang wala silang planong pabasagin yung NXP Solid dito. Tama, alam mo, parang si Dudut eh. Tira lang, pero hindi sumusut. Nadududut Jaworski sila dito. Iba, iba klase ng mga reference dito manggagaling sa Tito Mong si Prof B, pero yung turtle dito will be secured by Brand Esports. So far dito, ladies and gentlemen, 5,000 lead ang Brand, and kaya pa nga kayang humabol dito ng NXP Solid, Prof B. Oh, pwede naman, pwede naman. Pagka nagkaroon ng misplay lang ang Brand Esports dito, kasi kung titignan mo, the hyper carry lang talaga nila dito, or mina, the main damager dito is si ano, si Carl TZ. Ngayon, if ever mawala to sa ano, ang magagawa lang ni Masha, hindi naman siya ka-clash eh. Talagang pupush lang o pick off ng isa. Yun ang magiging problema nila dito. Yes. Ena, look at that, trying to catch H2O. Look at the zone potential. Si Carl TZ mismo kumukuha ng core hero dito. Ready, Jay. Pakakawala pa ba? Ay! Ito, nakawala pa. Yun na, mauhuli pa ba? Lu Yi disengaging. Another sundot kay Carl TZ. Konting sundot lang. Pero tema cuts na. Habang ang sarap ng kain ni Manjin behind the camera. Oo. Well, honestly dito, ladies and gentlemen, I mean, yung Balmond pick nila dito, hindi naman siya nag-feed, hindi naman siya nag-underperform. It's just, I think the whole draft are not designed to fight the Ling as of the moment. Hindi nila ma-hold eh. Nag-snowball din talaga kasi dito yung Ling. It's still gonna be Carl T's Ling. One of his best hero by far dito sa meta natin na to. And I guess, hindi pa rin worth talaga na ibigay itong hero na to sa kanya. Pero sa few, makakatakas pa doon sa likod, Prof B. Huwag mo nang ibigay, nagpapahirap sa'yo. Kinagat na dito si Lancelo, tumit ang aking screen. Pero H2O, makakatakas pa. Another knock-up, kinamahan. Natarak na naman si Louie. Nagiging pataba lang sa lupa dito. Now focus para si Flap TZ dito sa bottom habang liliko. Four-man member ng ating Brand Esports trying to control Jester going in at nagmintes. Slam dunk coming from behind. Abay, alisa na. Oo, parang yung tropa mo, no? Yung pauwi na kayo sa kapalan dating. Si Ringy mo, naglabasan ng lahat. Oy, hindi na to, hindi ko na makancel. Pero, naipitaw niya eh. Naipitaw na yung Avatar of the Guardian doon. Pero hindi naman namatay doon si pare mong Ribo. Pero, so far, Prof B, medyo mahirap yung comeback. 10,000 lead dito ang Brand Esports. And I don't think na magagawa nila yung gaya ng sabi mo kanina, they could be able to bring down Carl TZ, pwede sila makabawi. Pero, gaano? Paano? Yun na, yun! Speaking of gaano, paano, nakakuha na naman dito si H2O. Ang hirap ng sitwasyon. And look at that, si Carl TZ, nagtitipi mismo, nagre-recall mismo sa harap ng base militar na Next Play Predator. Yan. Score natin, guys! 14-4! In favor of Brand Esports. At sila ngayon ang walang nabasag. Sabi ng Brand dito, hindi lang kayo ang kayang ano, dumipensa ng tore. Tayo nakabasag kanina, kami nakabasag ng isa. Kayo wala pa rin. And it's already 8 minutes of the game na more problema ang NXP kung paano makakabalik sa mga ganitong sitwasyon. Hirap din eh, to be honest. Nahirapan din sila. Lalo na yung nga nag-snowball si Carl TZ. Even Yawi dito, Prof. B. Parang hindi niya ma-spam yung skill niya kasi laging nanganganib siya na mamatay. I'm not really sure about the items kung naka-winter truncheon na siya. Pero I guess hindi yun yung unang item. Oh, so yun pa lang yung ibubuin niya. Pero hindi niya mabuo. Dahil medyo sobrang kinapos talaga sila dito sa farm. Tama. Look at that. Yung network ng isang tawag dito ng isang Lancelot medyo nagmahal ngayon ng kanyang Blade of Despair, hindi pa rin buo, like around 9 minutes ikot-ikot lang, nagpaka-chubibo, pero kala mo ikaw lang ang kaya umikot, inikutan pa ka with a slam dunk from behind, tinamaan pa na hold with a ton. Chester Pulado down to 20% na kanyang buhay dito, buhay pa si Lasty doing a great job trying to focus fire. Lasty will fall sa kamay ni Chuo. Ribo kukontrolin niya, hindi, joke lang pala yun. Carl TZ umi-spot tropang bakod, nasa ng mga tropang trumpo, ikot dito, kaluwat kanan, and Feather Earthstrike, doing a great job clearing alos lahat ng minion waves para ma-steady lang ang kanilang lanings dito.
Oo, it's gonna be a game to lose para sa side ng Bet Esports. They could be able to take down the Lord na dito, but they chose to go inside dito sa base ng NXP Solid. But look at the Feathered Air Strike Prof B. Isang pop lang yun. Pero pinilit na din dito ni Carl TC. Basagin yung gitna. I guess the Lord might secure dito a win for Bren Esports. Ibe, alam mo naman si para sa pag nakuha niya yung firepower niya. Mm-hmm. Pinakamalakas yan. Nakikita ko kaya niyang tumake down ng hero 2 pops eh. 2 pops. Grabe sa 2 pops. Oh, 4 pops yan, di ba? Tama ba? Yung bitaw ng Feather Earth Strike. Yes, 4 na 4. Pero that's one interesting item dito coming from the Balmond. No? Mag-blade armor siya dito, Prof. B. So, it's either he takes the return damage dito instead na like minus critical like the Twilight Armor. Pero ito nga kaya, will they contest this one? I don't think so. The NXP Solid, they're looking into still the Lord pero hindi na sila aabot dito. I don't think so, that's a good choice para sa isang ano Balmond kasi naka ano ko eh Assassin Emblem eh. Pero yun na nga, nakuha dito si Kufra, tuloy ang bakbakan trying to bail out, still nakuha pa at nakatakas dito si Yawi ng mundo, lumabas sa mundo ng gera, now trying to focus fire etong Tora. I think safe to say this is the last push na magagawa dito ng Bren Esports kahit nila niya ano eh oo, kinakat niya yung ano dun sa gitna. Ayun o, hinuhold niya na yung Lord. So probably, baka madepensahan pa dito pero I don't think so dahil patay yung dalawang miyembro dito na NXT Solid and dire-diretso lang dito sa pagkarkar ng base si Flap Easy. Hindi naging effective sobra yung Balmond. Yes, nabuff si Balmond pero hindi siya papasok sa ano sa ganitong kalaking...